Apa? XVF. Ay, kung ano, restaurant. Wala ko. Wala ko yan. Diga, maram pa ako. Thank you. What's up mga paingo, and welcome to another episode. Alright mga paingo, episode natin ngayon ay tungkol sa ating engine oil, kung ano dapat natin gamitin. And bago natin i-discuss yan, magre-redeem muna tayo ng ano, gasolina sa Petron. Tayo ng gasoline. XCS ang gagamitin natin. So yung XCS dito ay 55 pesos point 50. Yun, bumaba na ano. Subukan natin mag-redeem. Isagad natin yung pera natin kasi bibiyahin naman tayo. Yung pera ng ano ng Petron, yung mga points. So mga points mga pengyo pag motor. Every 150 pesos ako para pang motorcycle yung points. Yun mga pengyo, nag-aantay tayo. Ah, magkano na yung ano? Bali, 439 po. Bali, ano lang, 400. 400 lang. Diba? XCS. Wow! A few minutes later. Tingnan natin, baka mapuno. Nasa stroke lang yun eh. Para kumas yan o. Oh, kasya nga, kasya. Alright, magaling yung gasoline girl natin. Wow! Kasi 400. Yan. Artune mo to vlog. Yan, nasa vlog po kayo. Bumati ba kayo? Bumati na lang, Danny Lamoste. Danny Lamoste, yan, shout out. Yan, alright. Then, pirma tayo dito. 400 pesos ang pinagas natin. Yan, libre. Libre ng, ano, Petron. Shout out na lang ako dito, ano, mapanood ko rin pala ito. Oo, oh, mapapanood mo. Yan, shout out. Alright, so bigyan natin yung sticker itong ating tagapantay dito sa BPI pag nagpipindot ako. Pangalan? JR po. JR, yan. Sticker ng vlogger. Yan. Ano ba pangalan po nyo? Fernando. Fernando? Yan. Kasama ko po kayo sa vlog. Salamat. Alright. Kompleto na yung gas. Puntang na tayo. Punong-puno, no? Binigkasya natin 400 pesos. Kasi may laman pa itong aking tanke, no? Ano siya? Nasa 11 liters kasi yung puntang nito. Pagpalagay mong meron akong 8 liters. May tuber pa kang ina, no? Yung fuel gauge natin. Bago tayo nung papultang. Sponsored by Petron XCS. Alright. Mamaya ulit tayo mga pahingo, no? At matraffic. Hindi tayo mapag-discussion ng ating topic ngayon. Ngayong episode.
And vlog feeling ko muna mga pengyaw. So yo, what's up mga pengyaw? Umuulan ngayon, umuulan. And nasa ano na tayo, Antipolo City along Puting Bato. Sakop pa yata siya ng Kogyo, no? So habang umuulan, pag-usapan natin yung langis. Langis na kailangan natin ilagay dito sa ating motor. Kahit anong motor, kahit scooter, kahit manual, R15 or TFX, MT15, pare-pares lang yan. Ang nilalagay na natin sa ating engine is engine oil, motor oil, at may iba't iba pang tawag, no? Wala akong fender. Talsik sa dikit ko nito. Talsik mood. So, ang engine oil ay for protection para sa ating mga parts sa loob ng engine natin. Like piston, like mga ano, granae, mga small sprockets, and yung transmission natin, yan, for protection. So ang engine oil with a substance of base oil and enhanced with additives. Yung additives yung kumakabit dito sa mga bakal, sa mga maliliit na sprocket, para hindi siya ano, masira, no? Para may lubricants. Pinaka lubricants natin yung engine oil natin sa ating makina. So bakit ko di-discuss yung engine oil? Para na rin nagtatalo sa Facebook, sa comments, na dapat ganito yung ano, yung ating langis dapat ganun brand, dapat gatuing viscosity 10W40, 20W50, may 0W40, may 5W40. Pero ano ba yung numbers na yan? Ano nga kailangan natin malaman, no? Pero bago yan, yung viscosity dapat natin ma-enhance ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin nun, ang viscosity. Mausok. Viscosity meaning of thickness and sticky, kung smooth siya or magaspang. Yan, ibig sabihin kapal at nipis at gaspang at kinis, monograde and multigrade. Yung sa mga motor natin is multigrade, lahat ng motor natin may dalawang classification. Yung nakita nating numbers na 10W40, different types of engine oils, mineral oil, semi-synthetic at fully synthetic. So ang gamit natin ngayon ay fully synthetic. Ang mineral oil ay makapal. Merong siyang molecules na magaspang saka makinis. Mix. Magaspang, makinis, pero more on magaspang siya. Para sa mga kailangan ng pang break-in, yun ang ginagamit yung mga mineral base. Kaya yung mga bagong motor, huwag kayong gagamit muna ng synthetic, kasi manipis yan. Kailangan na munang lumapat or kuminis yung block natin to sa piston ring, saka yung piston. Kailangan na maganda yung lapat niya bago tayo mag-synthetic. So mineral oil, mayroong AX3, saka yung Petron na Rider, mineral oil base yan. Karaniwang ginagamit sa mga tricycle, sa mga mabibigat. Yan. Para hindi mabago yung performance, yung makapal. Kasi habang minit yung langis, lumalabnaw. Nakapansin nyo, pag matagal na yung biyahe natin, nag-ano tayo, no?
parang humihina. Ibig sabihin, parang tubig na yung ating langis pag ganun, na sobrang init yung ating makina. Then, pag-usapan naman natin yung mga numbers na nakikita nyo. Yung mga numbers na nakikita natin sa ating sa screen. Yung 10W40, yan. Yung 10W means winter. Depende yung ating gagamitin na langis sa panahon. Meron lugar sa ating sa Pilipinas na mainit, palaging mainit. Meron lugar na malamig. Yung sa Baguio, Sagada, Tagaytay medyo minsan eh. Kaya 10W, ibig sabihin yung viscosity niya para sa malamig. Malamig yung ating engine. Ano yung malamig ng ating engine? Ang cold viscosity in 10W. Pag ano, ibig sabihin hindi pa napapander yung motor. Diba, malamig. Pinipili ko talaga sa ating motor 10W. Kasi pabago-bago yung panahon, minsan malamig, minsan mainit. Pero pwede rin kong i-suggest yung 15W. Then yung other number, yung 40, 50, yung kapal niya, thickness. Yung thickness niya para sa mainit na panahon, temperature. Pag 50, makapal, no? Mas yung engine oil natin, pag nakalagay sa makina, pag makapal, mas ano, hirap siyang paikutin na sa loob ng makina. Eh pag nag-40 ka, mas madali siyang paikutin. So pag i-start mo pa lang ng engine mo, ramdam mo na yung arangkada, no? Pero pag makapal na langis, mapapansin nyo, hirap siyang arangkada kapag malamig pa yung engine natin. Alright, nandito na tayo. Kaya itong pulling synthetic, maganda siya kasi manipis. Downside natin dito, yung protection sa engine. Alright mga pengo, dahil pulling synthetic yung gabi natin, isari ko sa inyo yung performance nito. On pulling synthetic mga pengo, ano pa lang, no? Pag start ko pa lang, naramdam ko na yung ikot ng mga granay. Mabilis siyang gumalaw. Ang ganda din eh. Tapos pag pulley synthetic, pag-alis ko pa sa amin, pag ano ko pa lang, pagbiyahe, wala pang 2 minutes yung ating engine na napapainit. Ay napansin ko mas mabilis yung arangkada ko. Kaya yung mga pulley synthetic, maganda pang ano ito eh, pang racetrack, pang racing, mag top speed, maganda siyang gamitin. Mga pulley synthetic mas matagal ang buhay, mas tumatagal sa high temperature. Saka napansin ko sa pulley synthetic, umingay yung aking pipe. Umingay yung pipe ko. Kasi nga, maganda yung takbo. Alright, bati-bati rin pag may time. Alas 10 na ng umaga. And shout out sa mga daily rider. Kumusta na yung Marilake? 2 months na ako hindi nakakakyat. So bago pa lang, nami-miss kita.
So mga penga, may classification ng ating mga engine oil. Pag merong Jesuma 2, SL, yan, pang motor yan. Pero may gumagamit na Delugold. Pero may pang gas saka pang sasakyan. Kaya pwede rin pang gasoline oils. So kaya na lang mag decide kung gagamit kayo ng Delugold. Para sa akin, mas gusto ko yung mga standard na pang motor na engine oil, like SEEK, like bottle. Tapos yung gamit ko okay din naman, pero mayroong naging issue yung tropa dito. May kumatok yung pinakang bearing. So tinesting ko lang naman to, yung full synthetic. Para sa akin okay, parang manipis siya. Manipis, saktong-sakto sa mga racing. Pero pag gusto niyo ng protection, dito kayo sa semi-synthetic. Halo ng mineral saka poly. Kumbaga nasa gitna siya. Para may protection yung inyong engine at mas tumatagal yung motor. Punta tayo kay Jillian Marie. Pakaganda ng performance ito pag polysynthetic. Pang racing talaga yan. Eto, kay Jillian Marie tayo. Alright. Oh, yeah. Jillian Marie. And mag-login tayo. 35.3. May ako yung brake pass. Yes, sir. Pwede mo mag-vlog. Ano pangalan mo? Jason po. Jason, yan. Thank you po. Sige. Alright, mga pengo, order tayo ng brake pass. And ito yung kanilang prices ng ating mga foods. Pero yung in-order natin is pork silog. Ano na yun? 150 pesos. Ano yun? Tama, 150 pesos pork silog. Kapayin natin, root coffee. A few minutes later. Alright, mga pengyo. Ito yung order natin. Pork silog. So, okay yung yung meals. 2 eggs, 1 big pork, and garlic rice. Then umorder din tayo ng extra rice. Then may free sabaw. Yun. Alright mga kayo, so tapos na tayong kumain and umulan ngayon. Parang may bagyo yata o ano ngayon. Shoutout natin yung mga subscriber natin. Shoutout kay Dave Saps. Yan, may shoutout na sa iyo. Then kay kababayan natin kay Sir Glenn Eric Naragdalano. So shout out. Then shout out kay To My Rights, kay Ting Cuenca of Cafe Padayan. Shout out. And sa mga nakapanood ng mga tila Cafe Restaurant, shout out ko na rin kay Miriam Elaine Court Music ng Baras Kisay Friday May and Bikers and Bikers, and kay Ryan Santos.
Nagmumotor siguro to, nagbabay. And shout out kay Court Music. Ito, ito pala yung Tigabaras. Court Music. Shout out. At vlogger din siya. So, then, siyempre, shout out natin yung mga tropa natin. Nasa R15 MNR. Bayo Adventures. Shout out. Ay, Ray Wolf Project. Alright mga pengo, so nandito tayo sa Jillian Marie Restaurant and Cafe. And natapos na tayo pagkain. Sa mga rider dyan, yung may magra-ride dito weekday or weekends, punta tayo sa Jillian Marie Restaurant and Cafe. And ano na tayo, yan. Ang ganda ng place, ang ganda ng lugar, masarap yung pagkain. And mabilis ang service. And maganda yung ano, mga designs. Tingnan sa taas. Ngayon. Meron kayo sa ano, sa Facebook, sa YouTube. Facebook saka ano, page. Yan. Eh sama ko po kayo sa vlog, no? Artoon. Oo. Pwede kayong bumati kung Leia. Yan, bigyan natin sticker si Ma'am. Pangalan po. Ilan pa sila? Ilan ba? Tanong mo kung ilan. Si Nick, si Kenneth, yung may motor. Yeah, apat. Thank you po. Yan. Shout out po kayo. No po. Pangalan po, pangalan. Pangalan to. Naiya sila. Okay lang. Kayo po, may hero kayong babatiin. Batiin mo daw, yung ex niya. ex niya? I-add nyo ako. Yeah, sige, salamat. Pangalan po nyo? Reya. Pero yung may-ari po nito? Si Jillian. Jillian Marie. Jillian Marie yung may-ari. Matagal na po siguro dito, no? Yung catering 2016, pero ito nung January. Itong ano, restaurant. January. Okay. Alright, mga pengo. So, merong nakahingi ng sticker. Yun ang maganda dito eh. Pag nagbablog tayo, tapos mayroon tayong sticker. Yun ang gustong-gusto ng mga subscriber. Ay, merong sticker. Yan. Saan tayo magdidikit? Doon tayo magdidikit sa ano. Pakita ko sa inyo itong ano. Merong arko. Yan o. Ang ganda yung naisip, no? May arko dito. Yan. Paso lang. Yan. Mander. Kala ko hindi umander eh. Alright. Then, may hagdan. Dito tayo magdidikit ng sticker. So, yun ano. Nabagdikit tayo, no? And, ngayon, punta na natin yung motor na basang-basa na. Alright. Dito na kayo kumain. Sarap ng pagkain. And, ito, mayroong tarpaulin dito. Mukhang magandang ano, orderin to, no? Ito. Isang good for 4 person. Yun, Fiesta Salomil. Ito yung siguro yung specialty nila. Special menu nila.
ito may marami oh. Pesta sa Lomil for 8. Hindi natin nakita kung magkano na. Next time na lang, next time. Tingnan natin 'yan. Pesta sa Lomil. Pero parang gusto kong dalhin dito yung mga kapatid ko, yung tropa natin na naka R15 dito sa Jillian Marie Restaurant and Cafe. And dito sa puno, makita nyo dito merong emboss na ano, kahoy, no? Na woods, piece of woods, tapos nakalagay Jillian Marie Restaurant and Cafe. Alright, alright mga pengyo, tayo na at tanghali na. Sabi ko saglit lang ako, sabi ko pipindot lang ako. Marami ng Ilomios pala dun. Pag nagbike tayo dito, dun tayo kakain. Ito, Windows Al Fresco. Next time pumunta natin yan. Asan na yung ano? Alam ko dun yun eh. Ah, ito pala Poppy Period. Wala, nakapagkape na ta, kumain na ako eh, no? Alright, picture lang tayo dito. Shout out. Shout out Chun Moto Vlog. Yan, ano po? Alam mo pangalan pa niya? Name? Kervin. Kervin? Kervin. Okay. Shout out sa kay Kervin. Eh, parang kilala ko to. Sa YouTube. Sa YouTube, oo. Ano yan? Sa kapatid to. Ayun o. Sige, bago yung sticker ko to eh. Yung dati, bilog eh. Ayun nga. Kilala ko. Kilala ko yan. Tiga morok pa ako. Oo, ayun o. Tulad sa akin. Thank you. Sabo. Pangalan po. Sa pa boss, dalawa. Teka, teka. Ito muna. Pangalan po. Pepe. Pepe. Yan. Yan. Pangalan po. Anton. Oh, Charlie. Anton. Arton. Okay. Ents. Ayo po. Ito yung page niya, sir. Ah, page saka YouTube. Yeah. Po. Pangalan po. Ha? Pangalan. Patrick po. Yan. Eh mag ha? Na-record. Oh, na-record po to. Kayo po. Ito po to. Mag ano na po kayo? Mag-plug po kayo. Pwede naman po. Para makilala ko yung lugar niyo. Mag-plug po kayo. Mag mag-invite po kayo. Boom! Next time na naman. What's up, sir? Let's just go back. Rome Artisa. Okay. Thank you. Di ba? Salamat. Ano, COVID period lang. Shut up siya. Copy period. Copy period T. Dot. Alright mga pengyo, nagpalit tayo ng battery. Buti na lang umabot yung charge ko dun sa may period DT. Nakilala tayo mga kaibigan. And humingi ng sticker. Pag naglabas ako ng sticker ng isa dun sa isang tao, asahan mo yung mga kasama manghingi yan. Pero ano, natutuwa ako mga peng yun, no? Dahil sa pagbibigyan ng sticker, salamat kay Read the Speed. Read the Speed. Salamat kay Read the Speed sa idea ng sticker. Diyan sa kanya ko nakita yung mga sticker na
dun niya napauso niya, no? Napauso niya yung sticker para sa isang vlogger, no? Andar muna tayo, no? Pumunta pa tayo sa Motopista. Tignan nyo yung performance ito. Ito may lumiliko yun, no? Kaya mag-aalan natin dito. Oh, stopover. May lifter, no? Ilan ang lifter nyo? Tatlo? Kadalawa lang. Oh, meron ang sticker bago. Yo, huwag ang sticker, oh. Pabigyan natin si Rick. Bagong sticker ko yan. Salamat, boss. Yan. Yan. Huwag subscribe kayo. Happily ka na eh. Artune Motovlog. Yan. Ano pang pangalan po nyo? Pangalan po. Gerald. Yan. Shout out natin. Yan. Ah, tigumarong din ako eh. Yan. Dat baga nagbibigay akong sticker, dat sasabihin yung pangalan. Yo. Ano? Jericho Rosales. Ede, ano? Pangalan po. Pangalan. Atoy. Ha? Atoy. Yan, Atoy. Isan, pupunta ako dito, hindi ko alam yung pangalan. Mababati na sa vlog ito. Yan. Yan. Ikaw. Yo. Kay Arel, kilala natin yan, si Bossing Arel. Vegan. Yeah, boss. Pangalan po? Anong pangalan? Eldritch. Eldritch. Yan ito. Yan si pangalan. Ayan si ano, bossing natin, Motopesa. Sir, ako si EJ. Si boss EJ. Galing ang taas. Kakapo pala si Dieter Ocampo. Yan. Yan. Anong pangalan? Axel po. Axel? Yan. Shoutout kay Axel. Hindi mahugot yung sticker. Yan. Ajun. Alright. So, ganyan ang support sa kaibigan na. Ibigin natin yung sticker yung mga subscriber natin pag may bago. Alright, mga pengyo. Napakasaya mag vlog. Sama sa vlog. And yung na-share ko, yung engine oil, paano ba yung klase, at ano dapat natin bilhin. So, depende sa budget. Lahat ay basta multi-grade, okay na okay yung langis natin. Kahit anong brand yan, okay lang. Kung saan kayo ano, sanay. Kasi hindi lahat ng tao ay pare-pares ng gusto or hindi pare-pares ng timpla, hindi pare-pares ang riding habit. So, depende sa riding habit nyo. So, ano yan? Trial and error until we succeed. Kung anong gusto nating engine oil. Depende sa riding habit nyo. Importante na may maintain nating engine oil. At huwag natin papatagalin ng masyadong matagal. So,
every 2,000 na aking suggestion para maalagaan yung engine oil natin. Alright, mga pengyaw. Merong R15 dito sa likod. Yan, shut up. Yan. Natin. Alright. At least, nagpapati yan, no? Naka R50 natin. Pali ako. Alright, mga pengyo. Until next time, mga pengyo. Until next episode, stay safe and ride safe always. Bye-bye!